Ito ang Isla ng Basilan. Isang lalawigang pinanday ng makulay na nakaraan. Sa likod ng ngalan nito at sa larawang masasalamin sa probinsya sa kasalukuyan, mababakas ang mabigat na alaala sa dugot pawis, sakripisyo at hinagpis na minsang bumalot sa mahaba nitong kasaysayan. Nagdaan ang mahabang panahon, kinakitaan ang potensyal sa maraming larangan ng Basilan. Salamat sa likas na yamang taglay nito, lalo pat pinagpala ang isla dahil sa pagiging tahanan nito ng magkakaiba ngunit nagkakaisang pangkat etniko. Subalit ang pagnanais na mamuhay ng malaya at mapayapa, nagambala ng panibagong karahasang tatatak di lamang sa probinsya, kundi pati na rin sa estadong pangkapayapaan ng buong bansa. Taong 1991 nang itinatag ni Abdurrazzaq Abubakar Janjalani ang grupong Abu Sayyaf sa Basilan. At ang kapunuan ng sulu kung saan nabibilang ang Basilan ang naging sentro de gravidad ng bandidong grupo na kalaunay napasapi sa Islamic State of Iraq and Syria o ISIS. Before ako nag-assume na governor, nag-raise ng flag ang ISIS dito sa Basilan. Pero alam naman natin yung problema ng Basilan before capital ng kidnapping, ng extortion, bombing, capital ng ISIS dito sa Southeast Asian country. Part ng problema natin noon yung MILF, pero may peace process tayo. Part ng problema yung MN. Pero compounding that is yung problema natin sa extremists, yung sa ISIS, particularly yung Abu Sayyaf. Nagkaroon man ng peace agreements ang pamahalaan sa mga dating extremist group na Moro National Liberation Front o MNLF at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Hindi nagpatinag ang Abu Sayyaf sa pag-ahasik ng gulo sa bahaging ito ng bansa. Sa mga nakalipas na dekada, ang Abu Sayyaf ang pangunahing utak sa bombing attacks, high-profile kidnappings, assassinations at extortion activities sa Basilan at mga karating nitong probinsya. Ang situation ng Basilan before, paglalakad yung uniform man, yung security sector, pupunta kung saan sila, mag-aantay sila eh. In fact, may time na naging aggressive sila, pumunta sa urban areas. 2010, nilusob itong Isabela City. 2013, yung nangyari sa Zamboanga City, nilusob din nila ang Lamitan City. Tapos itong east side natin, ay yung mga barko na international ship dyan, pinaghabol na ng mga kidnapper before. Yung Sipadan dito dinadala, yung Das Palmas dito dinadala noon. Yan yung Basilan before. Nang dahil sa mga ito, napagkaita ng probinsya ng pagkakataon na makatamasa ng kaunlarang malayo sa mayat mayang kaguluhan. Yung away, hindi lang yung kinukuha niya, yung meron ka, sisirain pa niya at makakautang ka pa. Hindi na nag-grow, nagre-regress pa yan. At yung recovery mo, paano mo ipapuntahin sa kung ano yung status niya before bago ka makalagpas sa kwan. Ganon ang effect ng away. So malaki talaga yung nawala sa Basilan. Ang bayan ng Sumisip ang matagal na naging pugad ng Abu Sayyaf bilang pinakamalawak na bayan sa Basilan, naging perpektong lokasyon ng lugar para paglunggaan ng badidong grupo. Terrain at saka maraming area sila matanguan at saka pinaka malawak kasi ang San Pinip area, diyan ang dating pugad ng mga ASG dati. Dati, takot, kahit isang pulis ang mga taga dito, takot. Pero nung dumating ang Marcelo, hanggat dumating sunod yung ASG doon na talaga na lumaban ang mga taga dito. Bago pa man pumasok ang Abu Sayyaf, malaking problema na nang sumisip ang rido o away ng mga angkan. Ngunit lalo pang gumulo ang sitwasyon nang pumasok ang teroristang grupo. Dagdag pa ang krisis na sumira sa mga industriya at kabuhayan na inaasahan ng mga lokal na kumbinsi ang ilan na sumapi sa bandido. At sa unang bahagi ng huling dekadang nagdaan, naging saksi ang Sumisip at ang buong Basilan sa mas malimit na krimeng pakana ng ASG. Ito ang nagtulak sa lokal na pamahalaan na gumawa ng aksyon para tuldukan na ang problema. Yung kidnap or ransom talaga, yung Holo Basilan. Kaya doon na nag-react ang LGU, nagkipag-cooperate at nagkaisa, magkipag-cooperate sa AAP.
Bago pa man ang gyera sa Marawi na pakanan ng ISIS-affiliated Maute Group at ASG noong 2017, una na umanong iwinagayway ni na ASG leaders Furuji Indama at Isnilon Hapilon ang bandila ng ISIS sa katabing bayan ng Sumisip, ang bayan ng Tipu-Tipu. April 9, 2016, kasabay ng araw ng kagitingan, inilunsad ng sandatahang lakas ang malawakang opensiba para pulbusin ang Abu Sayyaf sa Basilan. Nauwi ito sa pagkamatay ng higit 30 kasapi ng ASG. Hindi bababa sa 18 sundalo ang nasawi rin sa bakbakan habang nasa 70 ang sugatan. Nagpatuloy ang pagdugis ng puwersa ng pamahalaan sa Abu Sayyaf hanggang sa mapasakamay na ng militar ang pugad ng Abu Sayyaf na Tipu-Tipu noong July 2016. Mula noon, nangako ang sandatahang lakas na uubusin ito ang ASG, alinsunod na rin ang utos ni Noy Pangulong Rodrigo Duterte. At isa pang kalaban natin na sumisira sa buhay natin ay itong mga Abu Sayyaf at lahat na. At ang utos ko sa kanila, at pag sila'y lumaban, durugin para matapos na ang problema ng Pilipino. Pumunta rito sa presidente at that time, PRRD, hiningi ko na dagdagan yung military dito. At sabi ko, subukan namin ayusin yung basilan. Sa mga nagdaang taon, lalo pang pinaigting ang military operations laban sa mga natitirang miyembro at leader ng Abu Sayyaf sa basilan, hanggang sa mapatay ng mga militar. Ang huling basilan-based ASG leader na si Indama noong September 2020. Noong March 2022 naman, nang mapatay din ang tagapagmana ng liderato ni Indama na si Radzmil Janatul sa isang engkwentro sa Sumisip, Basilan. Noong nakarang taon, napaulat na nasawi sa sulu ang ASG senior leader na si Radulan Sahiron. Bukod sa mga ito, ilan pang kuta ng ASG ang nalansag sa magkakahiwalay na military operations. Kung ikukumpara sa sitwasyon noon, ngayon, ibang-iba na ang lagay ng pangkabuang kalagayan ng Basilan. Sa kabila nito, nanatili pa rin ang presensya ng mga kasundaluhan para panatilihin ang kapayapaang tinatamasa nito ngayon. Ang 101st Infantry Brigade na nakabase sa Isabela City ang hukbong pangunahing sumasaklaw sa probinsya ng Basilan. Sa tulong ng 3 batalyong hawak nito, natitiyak na wala ng puwang ang terorismo sa lalawigan. Kasalukuyang pinamumunuan ni Brigadier General Alvin Luzon ang 101st Brigade. Espesyal na assignment para sa bagong general ang pagkakatalaga nito sa Basilan, na minsan na ring naging bahagi ng kanyang military career bilang noong isang batang-batang tingyente. Malayo na yung linakbay ng Basilan ngayon. During those time, 1995, when I was first assigned dito sa Basilan, yun yung height ng problem natin sa security, yung Abu Sayyaf Group. But ngayon, iba na yung province ng Basilan. Kalagitnaan ng dekada 90 ng madestino si Nooy Lieutenant Luzon sa Basilan. Panahon kung kailan nasa rurok ang kalakasan ng Abu Sayyaf at hindi patuluyang nagkakaroon ng peace agreement ang gobyerno sa MNLF. As a young lieutenant, yung iniisip namin noon is to survive lang, to survive every day. No? Gera lang talagang pinag-uusapan namin. Talaga noon, talagang very intense yung mga encounters. Para sa bagong sundalo tulad ni Lieutenant Luzon, malaking bagay ang suporta sa pagitan ng mga kapwa nito sundalo para malampasan ang pang-araw-araw na dagok na kanilang kinakaharap. Kabilang na mga pagkakataong nalalagasan sila ng kasamahan sa gitna ng mga bakbakan. Yun yung essence na may mga kasama kang mga kasama mong sundalo na kami-kami yung mag-uusap and to comfort, no, each other. So that's the essence na may mga comrades tayo na mo-motivate ka. Tingin ng batang tinyente noong panahon yun, tila walang katapusang gyera ang kanilang binubuno. Honestly, naisip ko yon na kailan ba ito matatapos, itong mga fightings na to, itong conflict. Napaka-tactical nung isip namin noon as a young tenant. Just to survive every day. Just to survive every day, maprotect namin yung bawat isa naming kasama, and i-lead namin yung mga platoons namin, because during that time, I'm leading a platoon. Just to lead our platoon to safety, no? And to
maging successful kami in every operation. Nakadagdag sa hamon noon ang tila kawalan ng mas konkreto at mas komprehensibong estratehiya para kumprontahin ang panibagong bandidong grupo. Bagay na aminado ang mga nasa gobyerno. Hindi ko masyadong ma-feel pa yung local government nung time na yon. Nandun kami sa front line ng mga lieutenants kami, nandun kami sa ground. Siguro yung mga commanders namin, probably they're talking or they're engaged with the local government. They're sa amin nung time na yon as a lieutenant. Barely kami nakakausap yung mga local officials. Kasi before parang fragmented yung kuwana, with all due respect no, sa ibang, before parang fragmented yung machinery ng government dito sa Basilan. Kanya-kanya, yung military, nagre-react siya, tapos ang local government parang walang pakialam. Sa pag-upo naman ni Governor Jim Hataman bilang gobernador ng Basilan, inilunsad nito ang isang all-out war laban sa Abu Sayyaf. Ngunit kaiba noon, sa pagkakataong ito, mas magkatuwang ang lokal na pamahalaan at militar sa pagharap sa teroristang grupo. Nung nag-governor ko, kinonsolidate ko yung machinery. Tapos hindi tinitingnan ko na hindi lang ito problema ng military, kundi dapat i-own na ng local government yung problema ng peace and security dito. So ako yung nag-declare talaga ng all-out war at that time. Para kay Governor Hataman, kung ang pamahalaan ang may control sa sitwasyon, malaki ang pag-asa na magbunga ito ng positibong epekto sa lipunan. Kaya pinapakita ng dominance ng gobyerno doon sa may control siya sa situation. Otherwise kasi iko-question always yung capability ng government. Pero pagka proactively implement mo yung program, walang reason. Kasi yung history nga ng intervention ng provincial government, ng military, qualitatively ma-define mo na may improvement talaga siya. Nang makita ng komunidad ang sinseridad na tapusin na ang karahasan sa Basilan, naging kaisa ito sa pagharang sa pang-iimpluwensya ng bandidong grupo at ng makapagpalakas pa ng puwersa. Sa tulong din ng taong bayan, nadiskaril ang ilang plano ng Abu Sayyaf na magdala ng karahasan. Bagay na ikinatuwa ni General Luzon nang magbalik ito sa Basilan bilang commander ng brigada noong nakaraang taon. When I was told na dito ako ma-assign as a brigade commander, excited ako and I am always look forward na bumalik dito as a commander. Mm-hmm. And nung early on, nakita ko na malaki na talaga yung pagbabago. And of course, this is a new challenge. Ang challenge ko ngayon is how to sustain this. Mm-hmm. Kasi peaceful na nga yung Basilan and it is a very tall task to sustain yung peace. Ang pagpapanatili sa kapayapaang nasimulan ang pinaghugutan ni Brigadier General Luzon sa kanyang pamumuno sa aspetong pangsiguridad ng probinsya. Patunay dito ang matagumpay na pagkakapuksa ng militar sa isa sa pinakanotorious na Sulu-based ASG sub-leader at bomb expert na si Mundi Sawadjaan na nooy nais mamalagi sa Basilan. Pahiwatig lamang ito na wala nang puwang ang terorismo sa buong lalawigan. Tingin ko may pag-asa eh. Huwag lang talaga tayo parang ang ibang mga kasamahan natin. Ang hinahanap yung negative eh. Sa akin napakasimple eh. May kidnapping pa ba sa Basilan? May bombing pa ba sa Basilan? May extortion pa ba sa Basilan? Wala na eh. Naman layo na eh. Kinokondena namin. Hindi lang basta-basta kinokondena. Ang Ulama Council ay gumagawa ng advokasya upang itong mga ganitong gawain ay iiwasan at nililinisan namin ang mga utak ng mga kabataan na itong mga ganitong gawain, pambobomba, kidnapping, mga suicide bombing, abducting civilians, ito ay hindi parte ng anumang batas ng Islam. Samantala, bilang pagkilala sa naging kontribusyon ng mga inisyatibo sa liderato ni Governor Hataman, ginawaran ito ng AFP Pagkakaisa Award sa anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines Disyembre nung nakaraang taon. Ayon sa AFP, naging matibay na kasangga ang gobernador sa pagtataguy ng kapayapaan, pag-unlad at pag-angat ng lalawigan ng Basilan. Parang acknowledgement na yung partnership na ginawa namin ng 101st Brigade, ng military, ng police. Nasa tamang direksyon, tama yung ginagawa namin. And with that, mas malaking bagay para sa amin, kami yung nasa ground, na mag-move forward, gawin lalo yung tama. Basilan now is now a very peaceful province.
malayo na narating ito. Makikita mo, even midnight, pumunta ka ng Isabela City, yung mga tao nandyan sa labas. May mga night market tayo. Inopen yung Isabela City Park. Dito lang sa Puego Puego. Around mga 10, 11 ng gabi, ang daming tao dyan. So, nakakatuwa yun. It is a reflection na peaceful yung Basilan. Kahit sandali pa lang ako dito sa Basilan, maipagmamalaki ko na peaceful yung Basilan. Malaki na ang ipinagbago ng Basilan sa pagsisikap ng bawat mahalagang sektor na itatag ang isang komunidad na tutol sa karahasan at isang komunidad na bukas palad na tinatanggap ang mga nooy na lihis ng landas at nais magbalik sa normal na pamumuhay. Magandang gabi, Pilipinas!